Good morning. Good morning, everyone. Sir. Thank you for joining us. Thank you, yes. MPC, for coming here. Ang unang tanong po, manggagaling kay Vince Lopez ng Manila Standard. Sir, good morning po. Good morning. Gaano po kahalaga ang event na ito kung saan po ang inyong ama nung pangalawang digmaang pandaigdig ay isa po sa mga lumaban laban po sa mga mananakop na bansa? Napakahalaga talaga na hindi natin kinakalimutan at lalo ng ating mga kabataan na alam nila ang kanilang ang pinanggalingan ng reputasyon ng Pilipino na maging matapang at matibay sa lahat ng bagay. Kaya naman tayo kinikilala sa buong mundo. Ngunit nakakalungkot kuminsan dahil nakikita ko na hindi masyadong napapag-usapan at tinuturo. Kaya pinilit ko sa ating pagdiriwang ngayon na ang araw ng kagitingan ay gawin natin dito sa Mount Samat upang mabigyan ulit, mapaalala natin ulit sa mga veterano at sa lahat ng ating mga sundalo at sa lahat ng ating mga kababayan na dito nanggaling ang pangalan ng matapang na Pilipino. Fighting Filipinos ang tawag sa atin. At dahil dito sa mga nangyari dito, dahil sa pangyayari sa buong Pilipinas noong pangalawang pandaigdig na digmaan, at ito talaga ay sa akin ay hindi wala nang kasing halaga na bahagi ng ating kasaysayan kung hindi itong ating dinidiriwang ngayong araw na ito na ang araw na kagitingan na dati ay ang Bataan Day. Thank you po, sir. Thank you. Ang pangalawang tanong naman po manggagaling kay Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Good morning. Apo, gaano po kaimportante sa ating mga Pilipino na maging matapang lalo na sa mga panahong ito na iba't ibang mga hamon ang kinakaharap ng ating bansa? Gaya ng sabi mo, iba't ibang hamon ang ngayon ay ating at na hinaharap natin bilang isang bansa at kahit na sa awa ng Diyos ay hindi naman ni gera. At may kaguluhan pa rin at kailangan din maging matibay. At maalala nga natin ang naging sakripisyo ng ating mga veterano. Ang naging sakripisyo hindi lamang ng mga lumaban, kung hindi ang mga mamamayang Pilipino na hindi na tumutulong sa ating mga kawal, na tumutulong sa ating mga kahit na mga hanggat sa bolomen, lahat naman matuturing natin kahit tinatawag na civilian ay matuturing natin mga bayani rin dahil sila ay tinaya ang kanilang buhay, tinaya ang kanilang magandang buhay, tinaya ang kanilang hanap buhay, pati na ang kanilang pamilya, pati na ang kanilang mga community upang tulungan ang ating mga lumalaban para sa wakas ay maging malaya muli ang Pilipinas. Thank you, sir. Sunod pong tanong, manggagaling naman kay Julie Baisa ng 1PH. Good morning, sir. Good morning. How was your Holy Week po? Yung naging retreat niyo, kumusta po? Very good, very quiet. I did my usual routine where I went into retreat and for the weekend starting on Friday I fasted. It was a good time to take a breath, take a step back. Take long walks and think very hard about what it is that we have to do. Thank you, sir. Ang huling tanong naman po, manggagaling kay Miss Eden Santos ng Net25. Parang kinakabahan po si Ma'am Weng. Buti naman po nakapagpahinga kayo sa nakalipas na holiday. Ang ating pong mga war veterans at retirees are asking for a gift from this administration through pension hike po. Are you considering a talk with some lawmakers po regarding the pending bills on the pension hike po ng ating retirees? Well, ang aming tinitignan ay kung paano natin patibayin ang sistema na pagbigay ng
pension sa ating mga veterano. At dahil sa kasalukuyan, pagka hindi natin inayos ang sistema, hindi tatagal. Dahil malaki ang binibigay natin sa mga pension, merong nagre-retire bago sa retirable age. Itong mga problema ito ay lilitaw yan. Kaya ang aming ginawa ay tiyakin muna na may sistema upang ang lahat ng ating mga veterano ay makatanggap ng kanilang tamang pension. Saka pag naayos natin ito, saka na ngayon natin tignan kung ano pa ang maaari nating ibigay. Lalong-lalo na sa World War II veterans, dahil kung maalala ninyo, it was only a few years ago na kinilala ang ating mga veterano at ibinigay ang kanilang back pay. And these are World War II veterans. Ngunit ang mga bolo men, for example, yung tinatawag na bolo men na lumaban din, ay sa gobyerno namang kumuha ng kanilang pensyon. So, ito ay pagpatuloy dahil kilalanin natin sila. At sa nag-survive na sundalo, na fighter, na frontline fighter, ang nag-survive sa gera, 500,000. Ang natitira na lang sa atin, labis sa mas marami sa 1,000 na lang. Kaya kailangan talaga natin ay kupkupin natin at tulungan natin at alagaan natin sila, dahil sila ang nagbigay nitong napakagandang biyaya ng kalayaan sa atin dito sa Pilipinas. So hindi naman po sila kasama dun sa MUP reform? No. Thank you, sir. Okay. Thank you, Malacanang Press Corps. Okay. Mike, lumatas na kami, sir. Okay lang po. Nandyan ka na. Alika na. Sino si Lerina? Sir, salamat po ng marami po. Si Lerina Monte po sa NHK. Salamat din po sa pag-allow nyo sa amin na ma-interview kay dati sa Japan. Of course. Sir, sorry, but I have to ask this because this is a more pressing issue right now. Kasi yung China is saying that the additional 4 EDCA sites could be provocative and could add tensions in the region, considering that 2 of the bases are there near Taiwan and the other one is near the South China Sea. Can we get your comment on this? Well, these are existing. Unang-una, these are existing bases. Lahat ito existing na yan. Meron na tayong kampo diyan na dati pa. At ang kaibahan lamang at sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga our only treaty partner, which is the United States. We give them a chance to be able to come and help us in any way. Lalong-lalo na nag-umpisa talaga yan sa pagtulong sa mga disaster relief, ganyang klaseng bagay. Ngayon, ang pinagpilian natin ay ang pinaka na nakikita natin na madalas ay nagiging napipinsala sa mga bagyo, sa mga kung ano mga disaster. Ngayon, ang reaction ng China ay hindi naman siguro kataka-taka dahil nag-aalala sila, pero hindi tayo papayag na gamitin ang mga bases natin para sa kahit anong offensive na action. Ito ay para lamang tulungan ang Pilipinas kapag nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Kaya kung wala namang sumusugod sa atin, hindi na sila kailangan mag-alala dahil hindi naman sila natin lalabanan. At hindi naman, ang ginagawa lamang natin ay patuloy natin na pinapatibay natin ang depensa ng ating teritoryo, ang pagdepensa ng Republika. Salamat po ng marami. Okay, thank you.